Wala na bang Unity sa Uniteam? Ito po si Maluti Kia ng Maltic. Pag-uusapan po natin ang mga nakakabagabag na mga nangyayari tungkol sa Uniteam. Alam po nyo, nagsimula ang Uniteam sa napakagandang pagsasama ng dalawang tao, si Candidate Bongbong Marcos at si Candidate Sara Duterte. Ah, electoral alliance po yun. Ano pong ibig sabihin ng electoral alliance? May pinagkasunduan kung bakit sila nagsama-sama. Apat na bagay po yun. Yung alliance ay tungkol sa unity, tungkol sa strength, at tungkol sa continued positive change, meaning continuity. Meaning, hindi siya mag-iiba yung magagandang programa ng dating administrasyon, dinadala lamang sa kasalukuyang administrasyon at pinauunlad, pinabubuti para may continuity. Ang daloy ng kasaysayan sa politika ay dire-diretso lamang. Hindi siya nakakagulo sa araw-araw ng buhay ng Pilipino. Doon po sa alliance na yon, apat na political parties ang nagsama-sama. Yaan po ay ang Partido Federal ng Pilipinas. Una, ang Hukbo ng Pagbabago, Mindanao base po yan, ang Lakas CMD, at ang Puwersa ng Masang Pilipino. At kung titingnan po natin, sino ba yung mga pinuno who are behind na nasa likuran itong mga partidong ito? Makikita po natin sa Hukbong Pagbabago, yan po ay si Sara Duterte. Yan po ay isang regional party sa Mindanao. Ang Lakas CMD po, nako, mayabong po ang kasaysayan niyan, ang history sa political party system, kasi ang Lakas, dati Lakas CMD and UCD, panahon po yan ni Presidente Ramos. Tapos po nag-iba na nag-iba hanggang sa nauwi po ang naging pinuno niyan ay ang dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang Partido Federal naman po, kung titingnan po natin, yan po ay sinimulan ng dating mga Duterte na mga tao at opisyal. Nung pumasok po dun si President Bongbong Marcos, nag-iba ang opisyal. Ngayon, nandun si President Tamayo na isang gobernador sa Misamis. At ang Puwersa ng Masang Pilipino, yan po ay partido ni President Erap Estrada, no? At ngayon po, ang namumuno niyan ay si Senator Jinggoy Estrada. So kung titingnan nyo, alliance siya. Usually naman po, tuwing presidential election, wala naman pong bukod tanging partido na tumatakbo based on its strength. Usually po yan, may alliance o may coalition. So nakita po natin noon, noong 2022, sa 12 senador na tumakbo under the alliance o under sa Uniteam, 6 po ang nanalo, no? Ang number 1 po doon, si Senator Padilla, ay galing po yun sa PDP Laban. Nahuli po yung isama nung nagpo-form sila ng slate. Siya po yung nahuli. Pero sa dulo, siya ang nanguna. Okay. Kung titingnan natin, ano na ang Uniteam ngayon? Dito sa mga nagkakagulo, no? Nagsimula po ang gulo nung August 2023 nung sinabit ang National Expenditure Program ng ating current na Pangulo, si Presidente Marcos, para pong may hinanap, may ginamit, at may nagsanib ng puwersa para tingnan ang paggamit ni Vice President ng kanyang tinatawag na confidential fund. Ang sabi nga daw, wala naman daw line item noong 2022 budget. Paano nagkaroon? Hindi ko na po di-discuss yun. Ang pinakamaliit lang kong sasabihin doon, may otoridad ang Pangulo na magbigay ng request ni Vice Presidente. At yung authority yun, in-approve niya. So may authority, in-approve ng Pangulo, na-release kay VP Sara. Now, under sa CF or CIF, kailangan may quarterly reporting na nangyayari. Yan po ay para sa COA, para tingnan. So, nagsimula noon yung pagtingin sa paggamit ng pondo ng Vice President. Again, confidential po ha, yung paulit-ulit na nagsasabi, magpaliwanag ka, magsalita ka. Ay, paano ho yung gagawin kung confidential, no? Hopefully, dito sa bicameral, nakasalukuyan nangyayari sa Senado at sa Kongreso, malagyan nila ng
pwede bang magsalita ang nabigyan ng Confidential at Intelligence Fund? Kasi po, ang existing guideline ay confidential nga. Okay, yan po yung isa. And then, sa isang taon, dalawang beses pong na-demote ang dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nung una po, siya ang senior deputy speaker. Sunod kay speaker, senior deputy speaker. Pero po, naalis siya doon. Dahil daw may pinaplanong ko. Wala naman po. Hanggang ngayon, si speaker pala na nakaupo doon. Pagkatapos po, naging deputy speaker na lamang siya. Mayo po siya na talaga noong November 7, 2023, naalis po siya. Pagkatapos po, nagkaroon ng Resolution 1414 na hindi siya pumirma at ginawa yung rason para alisin uli si Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Dati po natin presidente yan. Siguro po sa ating politika, kailangan namang bigyan ng respeto yung mga naging dating presidente. Hindi po madaling maging presidente sa ating bayan. 6 na taon yun, no? So, kung hindi mo kagustuhan ang ginagawa, yung respeto man lang sa pagiging naglaan siya ng 6 na taon sa kanyang buhay para maging Pangulo ng ating bansa. In the case of former President Gloria Macapagal Arroyo, 9 years po yan. Okay. So, pagkatapos po noon, nagkaroon na ng realignment. Nag-realign ang pondo ni BP, sabi daw 10 ahensya, pero actually siya lang yung pinupunto. Nauwi sa sinabi ni BP na hindi ko kailangan na ang pondo kung ganyan ang nangyayari. So, ginip up niya yung sa OBP. Samantalang yung DepEd, ipinasa niya para sa isang napaka-importanteng programa ng DepEd. Yun yung tinatawag na PISA, para siyang pondo para i-retrain, para dagdagan ng kaalaman yung mga kumukuha ng exam sa PISA. So, marami pa pong nangyari, no? May bulong-bulungan na may impeachment para laban kay Vice Presidente Duterte. Nag-file po ng resolution, 3 kaagad na ngayon, itong linggong ito, siguro bukas, ma-approve na ang ICC resolution na allowing them to come in, no? Laban po yan kay President Duterte. Pagkatapos po, nagkaroon po ng amnesty ng pisto, na merong joint statement na lumabas na kung saan umaabot na gusto ng pamahalang Marcos magkaroon ng negotiations at magkaroon ng amnesty. Alam po nyo, yung sa negotiations, napakahirap po yan kasi ang ating Armed Forces of the Philippines ay talagang pursigido, no? Natayo po ang NTFL-CAC 5 years ago. Doon sa 5 years na yun, talagang localize ang pagsugpo ng influence ng CPP, NPA, NDF. Siguro po, after 56 years, hindi na po natin kailangan magkaroon ng negotiation. Hindi ko po sinasabi ang peace process ay masama. Pero tuwi na lang sa 56 years natin na nagkakaroon tayo ng peace process, lumalakas po ang kalaban. Kawawa naman po ang isang estado na patapos na, mananalo na, biglang, umupo muna tayo, mag-usap tayo ng kapayapaan. So, pag tinitingnan niyo po lahat ng prosesong ito, si Vice Presidente po hindi kasama sa kitchen cabinet ng Pangulo. Oo, siya ang nagiging caretaker pag umaalis siya, pero yung pagiging caretaker niya, pinagtatrabahuhan niya. At kung titingnan mo, committee, hindi lang naman si Vice Presidente ang nagtatrabaho doon. Makikita nyo, nung nagbagyo, nung lumindol, nung nagkaroon ng problema sa paralisa, sa transportation, na andun si Vice Presidente Duterte. So, hindi ho siya papetiks-petiks lang in the language of years back na vice president. Siya po ay nagtatrabaho. So, babalik tayo dun sa tanong, ano nangyari sa unit team? Maayos na sana ho eh, no? Iko-continue mo lang, palalaguin mo, napakaayos. Ang problema natin dati, sa bawat administrasyon, nagbabago ang prioridad. Samantalang, makikita po natin to a certain degree, yung NEDA plan, yung Ambition 2040, tinutuloy po ng bawat administrasyon yon. So nakikita natin, may kailangan na ituloy-tuloy. At may kailangan baguhin base sa pag-aaral. Pero sa tingin ko po, yung laban sa droga, okay? Yung laban sa terorismo, yun ay mga drivers na kailangan tumayo ang Estado para ipaglaban tayo. Ang kalakasan ng Estado, yung armed might, ay nasa kanila. So, mahirap po nating iba-ibahin ang naratibo
dahil magiging successful na tayo eh. Isang problema natin for the past 56 years, we will be able to deal with. Nasaan ang unity team? Sa tingin ko, yung pagsalita ni Vice Presidente na you are dealing with the devil ay very telling. At pinaliwanag niya, yun po ay hindi kritisismo ha, yun po ay apela. Na sinasabi, Presidente, tingnan mo naman. Presidente, pag-aralan mo naman. Presidente, tingnan mo ang nangyari for the past 56 years. Karapatan po yun ng isang Vice Presidente kung ang unity team ay buhay. Ngayon, yung nagsasabi, kritisismo yan ng Vice Presidente. Alam po nyo, mas mahalaga na nag-criticize ka kisa oo ka ng oo na nakikitang politika lang, political expediency lang. So, uulitin natin yung katanungan, ano nangyari sa unity team? Alam po nyo, kayong nanonood sa akin, nakikinig, kayo po ang makakapaghusga niyan. Muli, ito po si Maluti Kia ng Maltic.